Sa lawang ito sa Angono, Rizal, madalas makita ang mga bangkang ito. Pila-pilang bumabaybay sa bahaging ito ng Laguna de Bay dahil narito ang bumubuhay sa kanilang komunidad. May dahilan kung bakit dikit-dikit silang naglalayag sa lawa. Sa ganitong paraan kasi, isang bangka lang ang kailangang gasolinahan. Itinatali ang mga kasunod pang bangka para sabay-sabay silang makausad tungo sa kanilang itinuturing na kayamanan. Papunta pa lang sila, binibigkis na ng pagtutulungan at diskarte. Sila ang mga taong umaasa sa biyaya ng maaaning kangkong, umulan man o umaraw. Pagdating sa mababaw na bahagi ng lawa, isa-isa na silang bumaba para manguha ng kangkong. Dito ko nakilala si Ate Lori Jean, mahigit isang dekada nang nagkakangkong. So, ang kota namin ngayon ay kailangan makagawa kami ng tig sa 10 tali. Kasi yung isang tali ng kangkong ay nagkakahalaga ng 3 piso. So, kung makasampu ako, 30 pesos yun. Pero, hindi pwedeng bara-bara ka lang kumuha ng kangkong. Kailangan malinis daw siya tsaka maganda yung pagkakakuha mo. Ewan ko kung papasa itong tali na ginagawa ko. Ate, gano'ng karami para sa isang tali? Hindi po bilang, ano po, tansyado po. Isang gano'n? E di lugi ako, malaki yung kamay ko. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sama-sama silang nag-aani ng kangkong. At sa kanila raw trabaho, bawal ang tutulog-tulog. Ganito. Unahin mo muna yung mahaba. Ganyan. Mahaba na. Kuha ka na ng maiksi. Ito, pwede na ba ito? Ilang mga piraso? Ayan yan. Okay na yan. Sige, dadagan mo ng mahaba pa. Mahaba. Ayan, ganyan. Ayan, okay na yan. Tatahi ko na ito. Nalinis. Nilalapag ko na ito. Ayan, okay na yan. Actually, sa unang tingin, parang isipin mo madali lang yung trabaho kasi madali lang naman pitasin yung kangkong. Pero, meron kasing standard daw yung mga tindera. Meron silang mga nire-reject. Kailangan magandang maganda yung pagkakasalansan mo dun sa mga nakuha mong kangkong. Otherwise,
wala, mapupunta sa wala yung 3 pisong tali mo. Ito na siya ngayon. Ate, ilan na yung nagawa? Ano na po? 6. 6 na bundle na ang nagawa. Ilan ba dapat natin gawin? Kahit ilan po? 6 na bundle. Eh, ang isang bundle. So, magkano pa lang yan? Tubong Northern Samar si Lori Jean. Tulad ng iba, sinubok lang din daw niya ang kanyang swerte sa Luzon. Ako po, galing pa akong Katarma Northern Samar. Tapos po, namasukan po ako ng katulong. Okay naman po ang kita. Nung una, akala ko po walang calamity. Pero taon-taon po, kahit sa tagal ko na naninirahan dito, kabado po ako pag tumatas yung tubig. Maliit man ang kanilang kinikita, sa kangkong pa rin daw nakaangkla ang kanilang mga pangarap para sa kanyang 8 anak. Tinuruan po namin yung mga anak ko kasi sabi ko po, hindi tayo mayaman. Kailangan po matuto kayo sa buhay mahirap. Kaya ang sabi ko po sa kanila, mag-aral kayo mabuti. Para yung dinadanas namin, hindi nyo danasin. Kasi ang hirap yung nakalublob. Lusong po kami, nakalublob po kami maghapon sa tubig. Kasi po, sir, kaya ko po sila pinag-aaral para nga yung dinanas namin, hindi nila danasin. Ang gawa ko po, sabi ko kay John Mark, Monday to Friday papasok ka. Pagdating ng Sabado hanggang Linggo, yun tutulong ka sa amin para may pambaong kayo. Yun po ang sabi ko sa kanila. Maging ang ilang kabataan dito, tumutulong din sa pag-aani. John Mark, tulungan mo ko. Sila. Mali ba itong ginawa ko? Ako? Ito, okay ba to? Hindi, pwede. Hindi, yung totoo. Opo, pwede. Yung totoo. Yung isa pong gato, ago rin po yung ganyan. Isa na rito ang 13 anyos na si John Mark. Di nila alantana ang init ng araw para makatulong lang sa kanilang mga magulang. Maituturing ng working student si John Mark. Dahil pagkatapos ng kanyang klase sa umaga, diretso na siya sa kangkungan para mamitas at tumulong sa kanyang magulang. Nag-aaral po ako para po pag nakatapos ako, mas malaki po yung maitutulong ko sa mga magulang ko. Ano ba yung balak mong kunin sa ano? Police po. Ah, gusto mo maging police? Bakit? Para po yung mga masasamang tao dyan, mahuli ko. Hindi ka ba nahihirapan na pinagsasabay mo yung trabaho at saka yung eskwela? Hindi po. Kasi? Kasi po, pag nakita ko pong masaya yung mga magulang ko, bawi na po yung pagod ko. Ano ba yung nakakapagod doon sa pangunguha ng kangkong? Nakakapagod po doon yung maghapon ka po sa initan. Oo. Tapos po, ng kangkong po, mahirap po pitasin kasi po pagpatay. Oo. Pipili-pilian mo po. Pero, ginagawa mo pa rin. Opo. Eh, bakit mo pa rin ginagawa kahit mahirap? Para po makatulong po ka sa mga magulang ko. So, ang kwota nila sa isang araw ay makabuo ng 70 bundles. That's around 2,100 pesos ang kikitain ninyo doon. Pero minsan, nire-reject nila yung mga bundles at minsan nasisiro sila kasi sasabihin ng buyer, ay, ang pangit ng pagkakatali mo, ang pangit ng itsura, may mga bulok na dahon, butas-butas. Tatapon na nila yon, tapos lahat ng pinaghirapan nila ng isang buong araw, pupunta lang sa wala. Nagre-reklamo po yung mga bumibili daw. Kaya ang gawa namin, wala tayong magagawa. Tulog na tayo ng wala. Eh, paano ate kapag kunyari nireject nila? Gagawa na lang po ako ng paraan ba? Tapon na lang nila. Alang, tapon na yun. Hindi na nila yun kukunin. Eh, di, kakainin nyo na lang. Hindi. Di naman yun makain mo. Napakarami po nun. So isipin ninyo, napakamitikuloso nung pagbabundle na ginagawa nila para lang mabili ng mga tindero yung kanilang mga kangkong. At lahat ng ito gagawin nila for just, magkano? 30 pesos isang bundle. Tapos malas ka pa kapag nireject. Baka masiro ka pa. Kain!
Tanghali na kaya ang mga magkakangkong kanya-kanyang labas ng kanilang mga baong pananghalian. Pagkatapos ng mabilis na pananghalian, balik trabaho na agad si Lori Jean. Bundle po kami ngayon araw. One po, pag kinuha na po ng biyahero. Marami man daw ang ani, hindi pa rin maiiwasang may reject sa kanilang mga pinitas. Nang iyan, hindi na yan. Hindi na to. Kami po ay naka 40 bundle, pero mamaya pa po gabi babayaran. 1-2 po. Ano pong gagawin niyo sa 1? Ibibili pagkain. Hanggang bukas po na pagkain, ngayon at bukas. Sakto naman po yung para sa pamilya? Opo, binabudget ko po yun. Kape, tapos bigas ng panggabi, bigas pang bukas umaga. Kasi ang bayad po sa amin ng bukas, gabi ulit. Kaya pinagkakasya po namin yun. 50 pamilya ang binubuhay ng kangkungang ito. Saga naman daw ang kanilang ani, wala naman daw kasiguraduhang maibebenta ang lahat ng ito. Bukod pa rito, kalaban din nila ang hagupit ng masamang panahon. Noyatras mo! Ang lakas ng agos! Dito, dito tayo! Lunes nitong nakaraang linggo, hinagupit ng bagyong Enteng ang bansa. Isa sa mga apektadong lugar ang probinsya ng Rizal. Wag ka na ito, pumasok na eh, wag na. Naapektuhan din ang kangkungan ni Lori Jean. Delikado po, ang lakas ng agos. Dito lang po kami ngayon sa... Bungad lang po kami ngayon. Ito po ang... Albaryo po sa amin, napakahirap po. Kawawala po yung hanap buhay namin. Kagal namin nakarecover, kailangan namin gastusan. Dahil sa bagyo, hindi sila nakapag-ani ng kangkong. Inanod ng malakas na agos ng tubig ang mga kangkong na sana'y ibebenta pa nila. Kumbay namin, dahil ang lakas po ng tulo, pag di po namin, ayan po. Ito po. Ayan po. Maging ang bubong ng bahay ni Lori Jean na apektuhan din ng bagyong Enteng. Nakas po. Wala po kami pamalit na yero dyan. Dahil yan lang po na buhay naming kangkong. Pag nawala, wala, pinanghihinaan po kami. Ang una ko po tinitingnan mga anak ko. Paano makakapasa? Dahil dyan lang po kami kumukuha ng araw-araw po 300. Pero ang mas pinangangambahan ng buong komunidad, ang nakaambang pagpapaalis sa kanilang mga bahay dahil illegal settler sila sa kanilang lugar. Dinimulis na po kami dito ng munisipyo. Bahay nila, bato po yan, inano nila, minaso. Kasi paalisin daw po kami dito. Kaya wala pong kasiguraduan yung pagtira namin dito po. Pero sana po, bigyan nyo naman po kami ng maayos na matitirahan. Kasi may mga anak ako. Marami mga anak ko. Saan ko itatapon yan? Yan pong lugar na yan ay considered as hazard prone. Ini-encourage po namin sila na ma-relocate, lalo na po yung nandun sa dulong lugar. Kapag bumuga po ang malakas na agos galing po ng floodway, may possibility po na pag malakas po ang agos ng tubig, eh matangay po sila. Yung pagkakangkong po, walang problema, hanap buhay po yan. Kaya lang yung paninirahan po, nandun na po yung mga pamilya nila, yun po yung dinidiscourage po namin.
ang policy namin talaga in-city relocation eh. Naghahanap kami rito sa aming within Angono. Meron pong portion doon sa bandang mataas na lugar na safe naman po sila. Doon po sana namin sila gustong ilagay yung mga nandun po sa dulo ng mga nagkakangkong. Hindi man sigurado sa kahihinatnan ng kanilang matitirahan at ng kanilang kabuhayan, umaasa na lang si Lori Jean na matutupad nila ang pangarap ng kanilang mga anak. Sabi niya, Mama, ang pangarap ko po sa buhay, police, magtatapos po ako, maalang-alang sa inyo. Mama, may nakita po akong bahay, ang ganda noon. Sana balang araw yun, makabili po ako ng ganun. May pangarap po siya na alisin kami dito. Kaya sabi ko, nak, huwag ka muna mangarap. Yun sa sinasabi ko, huwag ka muna mangarap, baka hindi matupad eh. Sabi ko, basta magtapos kayo, hindi ko makukuha yun, inyo yun, sabi ko. Base sa inilabas na datos ng PSA o Philippine Statistics Authority, Marso ng taong 2024, tinatayang 2.11 million Filipinos ang unemployed. Isa sa mga dahilan nito ay ang ilang mga kalamidad at bagyong tumama sa ating bansa ngayong taon. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Angono, may ilang paraan silang ginagawa para hindi laging sa mga kangkong aasa ang mga tulad ni na Lori Jean. So isa po sa na-identify nila rito ay yung pong mga water hyacinth na pinaprocess. Ang aming pong CTLO at saka yung TESDA, meron din naman pong mga capacity development training na kailangan lang po nilang i-avail. Ang problema doon sa ating mga kababayan, yung ano ba, yung participation, lukewarm yung participation nila sa government. Madalas nating marinig ang kasabihang, pupulutin ka na lang sa kangkungan, na para bang ang lugar na ito ay madilim at kawalan. Pero ang nakita ko sa mga magkakangkong ng Rizal, pag-asa. Lubog man sila sa tubig o hinahagupit ng masamang panahon, larawan sila ng kasipagan at pagtutulungan. Kung bibigyan sana sila ng suporta at patas na oportunidad, siguradong ang mga pangarap na binuo nila sa kangkungan, balang araw yayabong at magbubunga. Ako po si Cara David, ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero.